Ang dati tahimik na lugar sa Barangay Danlag sa Tampakan South, Cotabato, animoy nagmalafiesta. Matapos dumagsa ang libo-libong kasapi ng Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang lugar sa Soccsergen. Sa bungad palang papasok sa barangay, mga sasakyan ang nakaparada ang tumambad sa amin. Hirap na nga makahanap ng pagparkingan ng sasakyan. Sa mismong Barangay Danlag, labas-pasok ang mga tao. Pinaghahandaan ng mga kasapi ng INC ang pagdating ng pinakamataas na leader ng kanilang simbahan na si Eduardo Villanueva Manalo o mas kilala sa tawag na EVM. Tanging convoy lang ni Manalo ang aming nakuhanan. Ipinagbabawal kasing kunan siya ng imahe mula sa aming kamera. Ayon kay Brother Edwil Zabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo, unang pagkakataong binisita ng kanilang executive minister ang lugar sa South Cotabato. Nais raw ni Manalo na makita at masaksihan ang proyektong dala nila sa Barangay Danlag. Nais namin linawin, hindi puro Iglesia ni Cristo ang naririto. Maski dito sa housing project na ito, sa eco-farming project, yung entusiasmo na nakikita natin sa mga kapatid ay sapagkat naramdaman nila, nakita nila na willing yung tagapamahalang pangkalata ng Iglesia ni Cristo na pumunta, kaya hindi katakataka na enthusiastic din sila na sumalubong sa kanya. Ipinagkaloob ng INC sa mga residente ng Barangay Danlag, particular na sa mga tribong Blaan, ang housing project na ito na Mistulang Village. Ayon kay Zabala, ang disenyo na ito base sa nais ng mga Blaan na siyang benepisyaryo ng proyektong pabahay. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng request galing doon sa Blaan community dito at tumugon ng Iglesia ni Cristo. Yung design kasi nito, ibinatay natin dun sa environment na kinalalagyan nila. So, halos ang bahay naman dito, ganyan. But before na kinonstruct ito, pinakita muna namin sa kanila yung disenyo ng bahay. At sila na mismo ang nag-request na ganyan ang bahay nila. Ang Barangay Danlag sa Tampakan South, Cotabato, maituturing na isa sa pinakamalayong barangay sa munisipalidad. Karamihan sa mga residente dito nagmula sa tribong Blaan. Minsan na raw silang naging biktima ng mga pangako mula sa iba't ibang organisasyon, ngunit di raw natupad. Kung kaya't isang pangarap para sa kanila ang proyekto ng INC na ibinahagi sa kanila kanina. Proyektong pagsaluhan ng kanilang pamilya. Jen Solis, Brigada News.